Hello everyone! Welcome back to my channel. I'm Luz, and in this video, I'll share with you how our son with autism changed our lives. Bago ma-diagnose si Justin na may autism, ako at saka ang asawa ko ay nakikipagtrabaho sa mga pribadong kumpanya. Our jobs are the source of our livelihood and in supporting our family needs and our children's education. We are so proud of our two children's achievement in school kasi every end of school year, meron silang awards. And so, we expected the same with Justin. Pero hindi yun ang nangyari. We were humbled by our experiences of having a child like him. Nang ma-diagnose si Justin na meron siyang autism, unti-unti nag-iba ang aming priorities. Me personally, I gave up my work to focus on him. And my husband naman took the risk of putting up his own business so he can sustain our expenses, especially yung lumalaking gastos ni Justin sa kanyang mga weekly therapies. He converted one small space sa bahay namin para gawin niyang opisina. Madalas tinatanong din ng mga kuya at ate niya kung bakit ganun si Justin. Kasi dahil maliit pa sila noon, sumasama pa kami sa isang room kung matulog. Kaya pag sa kalagitnaan ng gabi, magigising si Justin, iiyak siya. So, magigising dun itong dalawa. At dahil siguro napapansin nilang kakaiba ang behavior ni Justin compared sa ibang bata na katulad ng edad niya, nag-start lang sila magtanong, special po ba si Justin? Tanong nila sa akin. Oo, special siya. Sabi ko naman sa kanila. Kaya, lagi niyong intindihin at lagi niyong pag-pray na sana lagi siyang okay. At siya namang narinig kong dinadasal nila during our family time prayer. And I feel grateful that they developed their faith in God at an early age. Due to Justin's condition, natuto kaming maging very flexible. Especially kapag kami ay mag-a-attend ng mga events na kailangan lahat kami ay pumunta. So, ang nangyayari, salitan kami sa pagbaba sa sasakyan para siya bantayan. Kasi hindi siya bababa, especially kapag maraming tao at saka maingay sa lugar. Pag naman kami ay magsisimba, we need to find a parking space na malapit sa church na dinig namin ng misa kasi hindi siya bababa dahil nakikita niya maraming tao. So, kailangan siyang bantayan sa loob ng sasakyan. Kung bababa naman siya, kailangan sa dulong upuan kami umupo o kaya sa labas na lang kung saan dinig pa rin naman ng misa kasi kung minsan bigla na lang siyang tatayo, tatakbo, nag-iingay. Nakakahiya naman sa ibang mga nagsisimba. We also learn how to be more patient because of Justin's behavior. Kailangan kasi ang pasensya mo is to the highest level kapag siya ay nagtatantrum. At very young age, our two children also learn how to be more understanding. Kasi tanggap nila magkapatid na mas marami ang time na kailangan namin iukol kay Justin compare sa kanilang dalawa. As years passed by, our journey with Justin's autism became difficult, very rough, and we experienced a lot of inconvenience. On a personal note, my faith was shaken, but it did not collapse. I just put my trust in God. I feel so grateful because I witnessed how faithful God always promises. With all the difficulties, struggles, pain, and sorrows I have because of what I thought that Justin's condition is a burden, it turned out to be a blessing to us. Una po, pinag-pray ko that our two children accept the condition of Justin, and they did. Kasi sinasabi nila sa akin, Mami, kung normal si Justin, boring, no? Ganoon din po ang mga kapatid ko at ang kapatid ng aking asawa, and even their families, ay laging inuunawa ang sitwasyon namin kay Justin. Wala akong narinig na anumang nakakasakit na salita mula sa kanila dahil sa kondisyon ng aming bunso. Kahit na madalas, di ako masyadong makasalamuha sa mga pagtitipon o family occasion dahil sa pag-iintindi at pagbabantay ko kay Justin,
ito ay kanilang naiintindihan. Pangalawa, I pray to God na sana hindi madistract ang aming service sa Kanya through Couples for Christ dahil sa condition ni Justin. And God even extended the blessings to our two big children na parehong nagsiserve sa Youth for Christ. Napakalaking tulong po ang moral and spiritual support sa aming mag-asawa na ngayon mga kasamahan sa CFC, lalo na po ang kanilang mga prayers. Daman namin mag-asawa ang kanilang tunay na malasakit at pagtanggap kay Justin, at hindi naging balakid ang aming napakahirap na sitwasyon sa aming pagsaserve sa CFC. And for that, I praise God for the gift of a caring CFC community. Pangatlo, alam niyo po yung dinadasal ko na sana ipagkaloob ng Panginoon ng aming pangangailangan sa pamilya, o especially yung para sa mga gastusin namin sa mga therapist ni Justin. Kasi nga po, wala na akong trabaho at ang asawa ko na lang ang naghahanap buhay. He answered me by blessing the business established by my husband. And so we are able to provide jobs even to other people. With God's grace, we are able also to provide little assistance to other families during the lockdown due to COVID-19 pandemic. Pang-apat, I pray na sana dumating pa rin ang time na ma-practice ko ang aking career while prioritizing Justin. Psychology graduate po kasi ako. Natupad naman po ito kasi I was able to assist sa mga HR and admin work sa opisina ng husband ko. And eventually, I enrolled a diploma course in caring for children with special needs sa UP Los Baños Open University. And during this lockdown or prolonged quarantine, I took the opportunity to study and learn more by completing autism awareness, cognitive behavioral therapy or advanced CBT, and special education certifications. And I applied what I learned by training on how to do therapy to Justin at home. And I found it very useful in handling him during this time of pandemic. Hindi kasi pwede si Justin sa teletherapy na siyang ginamit na alternative way ng ibang mga therapists ngayon para maipapatuloy yung mga OT or speech therapy session nila online. Panglima, I pray that God provides us a bigger office space so we can accommodate our employees and clients. God gave us a new home, so our old house was converted into a spacious office area. And one of the rooms in the office is now being used by Justin para sa kanyang homeschooling. We hired a teacher of Justin dun sa sped school kung saan siya pumapasok dati nung normal pa ang situation. At pumayag naman siya na mag-stay in. God willing, we envision to extend the services to other children with special needs as we have started with Justin. With all of these changes we have experienced in our lives, I realized a very important thing na si Justin po ay instrumento upang kami ay mamold to become better persons, ako at ang aking pamilya. I also witnessed that when you pray with all your heart and you fully submit and entrust everything to God, He will grant your prayers. God's plans for us is indeed better and greater than what we have planned for ourselves. And by the grace and blessing of God, I find the courage and inspiration na ma-share ko po ang aming buhay sa inyo and our journey with autism, lalo na po sa mga parents or family of children with special needs. Keep on watching to know more about our struggles and victories in parenting a child with autism. See you around until my next video. Bye!